Thank you.
Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Jesus, ang banal na sanggol. Gayun din ang Holy Child Day, Week of Prayer for Christian Unity. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ina Mr. and Mrs. Ronel Ugot and family. Gayun din ang 48 years wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Bandino. Ang kagalingan ni Asriel Bautista at ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Jorly, Josefina, Fernando at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father James Bumangabang, OER. Magsitayo po ang lahat. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasanap sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa kaitaasan, kaluos na lupa ay kapayapaan. Inuwi na ang pinagdaanan, sinasamba ko.
manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging anim na wang panata ang pagsunod sa Kanya, mapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa Kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Isaías na sa pamamagitan ng isang batang paslit na kikilalaning prinsipe ng kapayapaan, ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan at pagbubungi sa kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng kapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na pupurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ipinahaalala sa atin ni Apostol San Pablo na isabuhay ang ating karangalan bilang mga anak ng Ama sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang gayunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong pananalig sa Panginoong Hesus at iyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya, naway liwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman niyo ang Kanyang inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa akin. Ito ang kawalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Kung titignan po natin ang ating lipunan, tanungin natin sa ating mga sarili, ligtas po ba ang mga bata sa ating lipunan? At pangalawang, titignan po natin sa tahanan po natin at ating tanungin ang ating mga sarili, ligtas po ba ang mga bata
sa ating tahanan. At pangatlo na ating titignan ay ang ating mga sarili. Ligtas po ba ang mga bata sa atin bilang kanilang mga magulang? Bilang magulang, nanay at tatay, napakahalaga po ang ating katungkulan para sa kaligtasan ng mga bata. Dahil sa panahon natin, napakarami na po ang nakakasira sa seguridad ng ating mga kabataan. Kaya po, bigyan natin ng pansin kung papaano po natin maging salamin ang ating mga anak, ang batang Jesus. Ang mga bata na bigay ng Diyos sa atin ay kayamanan natin sa pamilya. Pero paano po ba natin sila prinoprotektahan at inaaruga, minamahal bilang kayamanan ng ating pamilya? Sad to say, meron mga magulang na hindi po responsable sa kanilang mga anak. Ito ang nakakalungkot sa lipunan na ating ginagalawan. At mas lalong sa lipunang ginagalawan ng mga bata. Kaya po sa kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol, sana magpapaalala ito sa atin na balikan natin at suriin natin kung papaano natin sila mabigyan ng protection. Dahil ang mga batang ito, ang mga kabataan, sila ang pag-asa natin. Pag-asa ng ating lipunan, pag-asa ng ating bayan, pag-asa ng ating simbahan. Sila ang pag-asa natin. Kung tatanungin niyo po ako, paano po ba mabigyan proteksyon ang mga kabataan at mga bata ngayon? Bibigyan ko po kayo ng 5 halimbawa o kaya paraan kung papaano po natin matulungan ang isa't isa para sa pag-proteksyon sa mga bata. Una po, ihanda ang mga bata na walang takot sa atin, ngunit may takot sa Diyos. Karamihan sa mga bata, bakit hindi po sila nananatili sa tahanan natin? Sila po ay takot sa atin bilang kanilang mga magulang. Mas ninanais po nila ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga kalaro sa labas ng tahanan kaysa sa ating tahanan, sa loob ng tahanan. Katulad po ngayon, tayo po ay nagpapasalamat sa mga magulang na dala-dala ang kanilang mga anak para magsimba. At sana hindi lamang po ngayong kapistahan ng banal na sanggol, ngunit kada araw na tayo ay magsisimba, ituro natin sa kanila ang at kung papaano maging isang mapagserbisyo sa ating simbahan. Sana maging kalahok ang ating mga bata, ang mga kabataan sa gawaing simbahan. Dito natin matutulungan ang ating mga bata, ang ating mga anak, ang kabataan para mas mapalapit sa Panginoon. Pangalawa po, turuan ang mga bata tungkol sa kaligtasan. Isang napakahalagang responsibilidad ng mga magulang. Tayo po ay nagtratrabaho, di po ba? Umaalis tayo ng tahanan natin. Hindi 24/7 kasama natin ang ating mga anak. Kaya sana bilang mga magulang, isa sa ating ituro, hindi lamang ang takot sa Diyos,
Ngunit kung papaano sila mabigyan at kung paano nila bigyan ng kaligtasan ang kanilang mga sarili. Marami pong mapagsamantala sa lipunan, maraming nanloloko. Kaya tayo mga magulang, responsibilidad natin na ilayo sila sa mga manloloko sa lipunan. Pangatlo po, makinig at tignan natin mabuti ang mga bata. Ito ang isa sa mga sanhi kung bakit ang mga bata ay lumalabas ng tahanan. Dahil si nanay at si tatay napaka-busy sa kanilang mga trabaho at kung ano-ano man. Pero oras para pakinggan sila ay kulang na kulang. Isa sa mga hinanaing ng ating mga anak. Pang-apat po, kung meron po tayong plano na mag-asawa, kasama po sa plano natin kung papaano po natin palaguin ang ating mga anak. Kaya po, gawa po kayo ng plano. Gawa tayo ng plano para sa ating mga anak. Ang plano na yon ang maging batayan po natin kung papaano natin sila hubugin bilang isang mabuting tao, mabuting Kristiyano at mabuting mamamayan. Kung hindi ligtas ang inyong relationship bilang mag-asawa, paano sila maging ligtas sa inyong kamay? Kung hindi sila ligtas, kung hindi kayo ligtas bilang mga magulang nila, paano sila maging ligtas sa inyong mga kamay? Mga magulang, ito ay dapat pagplanuhan ng maayos bago po natin tahakin maging isang magulang, maging isang asawa sa ating kabiyak. At panglima po, turuan natin sila na may sa kanilang pansariling growth, paglago sa kanilang pananampalataya, pagmamahal at paninindigan sa kanilang pananampalataya. Ito ang mga limang halimbawa kung bakit natin ay kung papaano natin mabigyan ng proteksyon ang mga bata. Si San Jose at si Maria ay napaka buting huwaran para sa mga tatay at nanay. Napaka mabuting huwaran para sa pamilya. Paano nila pinalaki at pinalago si Kristo. Hindi man perpekto ang ating pamumuhay, sigurado ako na marami tayong kabutihan na maaari nating maibigay at maibahagi sa ating mga bata para sa kanilang kinabukasan. Patuloy po natin ipagdasal sa ating banal na Eukaristiya, sa pang-araw-araw nating dasal ang mga bata para sa maayos nilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Idasal po din natin sa ating Panginoong Jesus, tayong mga magulang, para maging isang mabuti sa mga batang bigay ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, ang mga bata, grasya ng Diyos na bigay niya sa atin. Ituring natin sila na kayamanan natin sa ating tahanan. Magsitayo po na. Sumasampalataya ako sa Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanauwi sa kinararaona ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, humihiling tayo sa Ama ng pusong tulad kay Jesus bilang Santo Niño upang ating mapagtanto ang ating pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo ang mga pinuno ng simbahan, manatili nawa silang tapat, nadaluyan ng iyong biyaya, habang kanilang pinakikinggan ang mga pangangailangan ng kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Kami dumadalangin. Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Gabayan mo ang aming mga pinunong nasyonal at lokal at kaming mga mamamayan upang aming piliin palagi ang kabutihan ng nakararami at hindi nang iilan lamang. Kami dumadalangin. Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo ang lahat ng pamilyang manatili sa pag-ibig. Piliin nawa ng bawat mag-anak ang pag-ibig sa isa't isa, lalong-lalo na sa oras na napakahirap magmahal. Kami dumadalangin. Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Patuloyin mo sa iyong walang hanggang pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Alagaan at panatilihin mo ang kanilang mga naudila. Kami dumadalangin. Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak. Mapagmahal na Ama, yakapin mo kami bilang iyong mga anak upang sa aming buong pagkiling sa iyong pag-ibig at pagtustos, aming mapagtanto kami tunay na bahagi ng iyong pamilyang sinisinta sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manatiling na tayo lahat, tayo pong lahat. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalikhandog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa kabutihan mo.
pagsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong marapat naming ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang mga bata at mga kabataan. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami ediya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong piging na banal. Sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat para sa ilang paalaala. Ang Arsobispado ng Maynila ay nagpadala po sa atin ng liham upang tayo ay magkaroon ng second collection. Kaugnay po ito ng ating ipinagdiriwang na Holy Childhood Sunday, kung saan layunin po ng programang ito na pangalagaan ng mga kabataan, ang mga orphanages, scholarship, pagkain at iba pa. Gayun din, patuloy pa rin ang panawagan ng ating simbahan sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo, upang tayo rin ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa darating na February 18, araw ng Sabado sa ika-apat at kalahati ng madaling araw, tayo po ay bibisita sa mga magagandang parokya, partikular sa Bulacan at Tarlac City, kabilang ang Barreswain Church at ang Monasteryo de Tarlac. Ang nasabing pilgrimage ay mayroong registration fee na nagkakahalaga ng 1,350. Kasama na po dito ang transportation, prayer book, pilgrim shirt at souvenir. Para sa mga nais makasama sa pilgrimage, meron po tayong lamesa sa harapan ng ating simbahan upang tanggapin ang inyong mga registration. At ngayon po ay ating tinatawagan ang mga bata, sanggol at maging ang mga nasa sinapupunan na pumunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Magsitayo po ang lahat. Yung mga bata po, lapit po tayo sa altar. Yung mga sanggol na karga po, lapit din po tayo. Yung mga magulang na may daladalang sanggol, dalhin po ninyo kasama kayo sa inyong mga anak para sa pagbabasbas natin. Dito yung iba, ayan, dito, ayan. Dito kayo yung iba, para hindi masyadong ano dyan, para may daanan, ayan. Ama namin mapagmahal, mula sa bibig ng mga bata ay namumutawi ang iyong papuri. Ang iyong anak na isinilang ng Birheng Maria ay tumatanggap at nagpapala sa mga bata. Basbasan mo ang mga batang ito, sila na yaman at sigla ng aming pamilya. Pagpalain at kalingain mo sila upang sila ay lumago sa makakristyanong pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo, aming Panginoon. Amen.
Palakpakan po natin silang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mapagpala, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod ng iyong kalooban, sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas. Matapat nawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Happy Piyesta po sa inyong lahat.